White spoke often about the laws governing health. At times, she referred to this as rules and principles. By this, she meant that informed decisions about maintenance of health could be made by reasoning from cause to effect. From such observations, one is then able to formulate operational principles so as to give optimum health. She identified several of these principles. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isang masaya, maligayang araw po sa bawat isa po sa atin. Alam niyo po mga kaibigan, nakakatuwang isipin, no? Optimum health. About health principles, the 8 laws of health. And we're going to talk about health this afternoon again. So let us start this program with a prayer. Our Heavenly Father, truly Lord God, you are the great, magnificent King of Kings and Lord of Lords. O Lord, we bring back all the glory and praises to your name. Father God, please cleanse us from all our unrighteousness. Help us, O Lord, to forgive and forget. And help us, Father, to confess all our sins to you. Because we know, Father, that you are faithful and just to forgive all our sins. O Lord, today we pray for the viewers of Kaalamang Pangkalusugan, and most especially, Lord God, may the power of the Holy Spirit strengthen us and empower us so that whatever will be uttered in our lips will be heard only from you. Thank you so much, Lord God, for the blessing of health, for the blessing of love, and most especially, for the love of Jesus Christ who died on the cross to save us. All this we ask in Christ's holy name we pray. Amen. Amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating pong pasimula. Dahil pinag-uusapan natin dito yung optimum health. Ibig sabihin, yung ating pong pinaka-maximum na talagang kalusugan nating bawat isa. So alam niyo po mga kaibigan, ang ating pong topic ngayong araw pong ito ay tungkol sa contributing causes of cancer. Nakikita po natin yung kaibahan ng ating pong dating panahon sa henerasyon po ngayon. Kaya Dok, ano masasabi mo dito sa talagang nagbabagong mga ano, no, mga technology? Actually, way back during 60s and 70s, even 80s, konti lang ang nagkakaroon ng sakit na cancer. Kaya isang napaka-overwhelming ito na hindi naman dinisign ng katawan natin para magkaroon tayo ng ganitong uri ng... Ito yung kung tawagin, kumbaga sa kasalanan, kung ano man yung parusa, kung mabigat yung kasalanan mo, doon ka din nadala sa maximum na lugar. Yan ang kung tawagin natin yung munting lupa. Pag pinag-usapan natin yung word na cancer, ibig sabihin yung violation mo na ginawa mo sa katawan mo, maximum yung result ng maling kapamaraanan kung paano mo naabot itong pinaka mabigat na karamdaman na dumapo sa tao. Mm-hmm. Kaya kung pag-uusapan natin ng cancer, even medical science, actually, when you look at the book, when you look at the word cancer, it means na cellular ang may problema, DNA damage. So ito yung kumbaga sa ano yun, di ba yung may punong kahoy, pag nasa ugat na yan, at nandun na yung sakit, malalantay na yung dahon yan. Mm-hmm. Kung hindi mo alam i-treat, kung ano yung tamang proper way of dealing with that kind of disease. But I'm so much thankful and blessed kasi binigyan tayo ng Panginoon ng maliwanag na masasabi ko na talagang na maging mapagpasalamat tayo dahil marami namang sumusurvive. Hindi naman dahil lang sa nilalabanan natin yung sangayon dun sa aklat ng medical book na the moment you develop cancer, ay wala itong tinatawag na lunas. Mm-hmm. O walang nakita pang gamot tungkol dito. Mm-hmm. Pero sa kadahilanan, ang Panginoon ay meron siyang kakaibang kapamaraanan na taliwas sa modernong natuklosan. And I'm more than thankful and glad for it because I believe that there is a way out. Mm-hmm. With these kinds of dreaded disease. Amen. As long as we are willing to cooperate with Him. Mm-hmm. And I know that's not too late yet. Knowing that there is a tremendous amount of
knowledge and information, even on how to treat disease, mm-hmm. especially the word cancer. Yes. Alam mo, Doc, ano, ang pinaka gusto ko dun sa ano sa pina, yung binasa po natin kanina po, no, na regarding dun yung sa introduction natin, optimum health. And nabanggit din po ni Mrs. White about the laws governing health, which is the 8 laws of health. Yeah. And ang pinaka pinupunteriya po dito, especially yung the book Counsels on Diet and Foods, mag-focus tayo sa ano ba yung cause? Ano ba yung cause para maalis natin yung cause? Dahil kapag hindi naalis yung cause, magkakaroon siya ng effect sa katawan natin. Actually, sa natural medicine, actually, I'm more than proud eh. Kasi nung nag-aral ako ng alternative medicine sa US, ang ini-emphasize din sa mga libro na aming napag-aralan ay yung prevention. Mm-hmm. Eh samantalang nakasulat na ito sa writings ng ating propetisa na nandun na lahat yung tinatawag na pamamaraan. Na kung pag-aaralan natin yung word na cancer, eh, nakita natin 1932 lang eh. Mm-hmm. Natuklasan ng science ito eh. Pero 1800, nakita na ng ating propetisa na ang Panginoon nagbigay sa kanya ng liwanag tungkol dito sa sakit na ganito, ay kitang-kita natin na meron palang major contributor mismo yung mismong dinapuan ng karamdaman mm-hmm. na cancer. Mm-hmm. Kaya nga ang sabi dito sa writings ng ating propetisa, ang gawain pala natin bilang mga Adventist ay to teach people how to prevent disease. Mm-hmm. Ngayon, paano natin ituturo yung how to prevent disease? Ang number one, ibabalik tayo dun sa pamantayan. So, itong tinatawag na law of nature o yung law of life o yung batas ng pangkalusugan ay binigay sa ating propetisa during 1800 na tayo yung unang-unang nagkaroon ng wellness center doon sa Michigan na kung tawagan ni Battle Creek. Ang sabi niya, tungkol dito, ang sabi, teach the people how to prevent disease. Tell them to cease rebelling against nature's laws. And by removing every obstruction, give it a chance to put forth its very best effort to set things right. Nature must have a fair chance to employ its healing agencies. So kitang-kita ko na yung natural way ngayon ng mga bagay na aming napag-aaralan tungkol dito ay prevention ang dapat. Even Thomas Edison, even Hippocrates, or whatsoever, ay talaga sa huling araw daw ay talagang ang magiging panggagamot ng mga manggagamot ay yung pagkain. Mm-hmm. Kaya nga, tama, nakasulat lahat ito sa Councils on Diet and Food, sa Healthful Living, mm-hmm. sa Councils on Health, na talaga meron tayong liwanag tungkol dito. Kaya nga, pag sinabi natin ituro sa mga tao sa buong mundo kung paano makaiwas sa karamdaman, ang tama palang pagtuturo nito, eh balik mo doon sa batas na siyang pamantayan. Mm-hmm. Na siyang sasagot doon sa problema ng buong sanlibutan. Nahawak natin ito. Mm-hmm. Na kailangan, i-give out natin ito. Kailangan buksan ito, bigyan ng daan, at maintindihan na walang gagaling kung patuloy mo yung sinasalungat yung batas ng pangalusugan. Oh, totoo, Dok, no? Amen. Ang sarap pakinggan na ibalik natin doon sa original na plano na ibinigay ng ating Panginoon, ang tanong sa ito, bawat isa sa atin? Nang pinag-aaral ko yung banal na kasulatan, punong-puno ng kalusugan eh. Ang daming talata sa Biblia na talagang hindi kalooban ng Panginoon na ang tao ay dumanas ng kahirapan sa banig ng karamdaman. Ay gawa ng hindi pagsunod. Di ba binanggit yan sa Deuteronomy? Mm-hmm. Sasalutin nga kayo ng iba't ibang karamdaman. Mm-hmm. Pinanggit na ngayon inflammation doon. At kung pag-aaralan mo yung cancer, doon nagsisimula yan. Mm-hmm. Sasalutin kayo ng mga sakit sa buto. Ito na nga yung mga, may mga osteoporosis na yan. Lahatin muna. At kasama na dyan pati yung may binanggit na dyan, yung sakit sa baga, tuyo. Yes. Pero pag bumalik ka, ang sabi naman sa Exodus 15:27, if I'm not mistaken, kanyang aalisin kung kayo ay susunod sa kanyang pamantayan. Kaya kung ating titingnan, ang basis ng ating Panginoon sa natural healing, kailan recognizein mo kung ano yung dahilan kung bakit pumasok yung karamdaman sa katawan mo at pinaliliwanag na dapat ang walong utos ng pangalusugan dapat bigyan ng daan. Amen. At pagsunod sa Ten Commandments. Amen. Alam mo, Dok, tapos na. Tapos na yung topic natin, mga kaibigan. Pagsunod sa walong utos ng pangkalusugan.
the 8 laws of health. Tapos na po mga kaibigan. Ito pa isa. Ano pang sabi? In order to live a perfect life, we must live in harmony. Amen. With those natural laws which govern our being. Testimony for the Church, Volume 3, 163. So, ang pinupoint natin dito, hindi ba yung Matthew 5:48, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect, hindi ba? So, kitang-kita natin yung binanggit sa Ministry of Healing, page 17, Council on Health, page 17, his mission is to give it back, complete restoration in health and perfections of character. So, ang point natin dito, yung kasakdalan at yung kalusugan, yan yung mithiin ng Panginoon na may ibalik sa kinauukulan, na bunga ng pagsalansang at hindi pagkilala sa pamantayan ang mga tao ay nagsasuffer dahil hindi na ibibigay yung tinatawag na katungkulan na binigay sa ating mga kapatiran. Kaya alam ba yung ating iglesia, sa totoo lang, napakabigat ng katungkulan. Ibinigay ang mana noong unang kapanahonan para sana yun yung kanilang i-hand. Yun yung kanilang dadalhin sa buong sanlibutan. Pero ayaw nila. Yung iba naman, nung nasa kanila, sinarili na lang nila. Ang ito sa Fels, hindi pag-aari ng Seventh-day Adventist. Yes. Pag-aari ng God ito. At kung pinagtiwalaan ka, katungkulan mo, na-share mo, dahil hindi mo mamamahal ang Panginoon kung hindi mo iibigin ang kapwa mo. Amen. And then the only way for you to love your neighbor, kailangan malaman mo yung kalagayan na napakarami mga tao ni soft drinks nga, hindi nila alam na masama sa katawan. Totoo, Dok. Hindi nila alam na ang isang 8 ounce po ng isang soda, mga kaibigan, ay meron siyang 8 kutsara. Hindi po kutsarita, 8 kutsara hanggang 10 kutsara ng asukal. Highly acidic yan. Yes. Eh, paano? Lalo na mga kabataan. Eh, kung makakapakinig sila ng diretsuhan na mensahe na ganitong bagay na ating dapat na pag-uusapan, ako'y naniniwala, marami tayong maaabot at marami tayong matutulungan. Amen. It's just a matter of doing it. Yes. And I'm here, we are here. To do the work. Mm-hmm. Nothing personal, to be honest with you. Yes. We are discussing something on how to prevent disease. At itong cancer, believe me, it's just like flu. Totoo, Dok, di ba? Parang sipo na lang. Mm-mm. Anywhere you go, puro sakit na lang ng karamdaman ng cancer. Mm-hmm. Nakapila ang tao sa hospital, samantalang nasa atin ang antidote. Amen. Na itong antidote na ito, marami ng mga, for example, I will give an example. Mm-hmm. Sa Channel 2, Daday Teves, baka naka-record pa dyan. Stage 4, recorded yan. Mm-hmm. Case study. Kumain ng 100% raw food for 6 months. Nag-vegetarian, nag-8 laws of health, nagpunta sa Baguio, doon tumira. After 6 months, tanggal ang karamdaman niya. Amen. Pwede ba natin, basta na lamang na wag nating bibigyan ng daan yan. Kaya nga naglakas ako ng loob sa salamat, Dok, para ipresent ko yan, para bigyan ng hope ang ating mga kababayan na pag na-overcome yung panlasa at sumunod tayo sa 8 laws of health, merong kasagutan. Amen. That is good news for me. Amen, amen. Yeah. Alam mo, Dok, nakakatuwang pakinggan, no? Alam niyo sa atin pong mga manonood, meron po tayong isang sender na nag-comment. Sabi po ni Sister Norma Romero, hello po. Sabi niya, good PM po, ako po ay 63 years old at may ovarian cancer. Hindi ko po pinaopera sa takot na baka lalong mapadali ang aking buhay. Lagi ko po kayong napapanood sa inyong programa, sa inyong YouTube channel, at na-inspire po ako at nagkaroon ng pag-asa sa buhay sa pakikinig lagi ng kaalamang pangkalusugan. Simula noon, napakinggan ko po kayo, binago ko ang lifestyle ko sa kagustuhang gumaling sa tulong ng Diyos. Amen! Yeah. So doon ko nakita na hindi naman kumot nagkaroon ka ng ganyang uri ng karamdaman ni end of the world. Na ang mahirap lang, naabuso mo ng todo. And then magbabago ka kung nasa dulong-dulo na yung tinatawag na kakayanan ng katawan mo. It's better to start right away. Changing their life, changing your lifestyle. Yes. Kaya nga ang number one na advocacy namin mga natural practitioner, educate the people. And that is the number one thing. Kaya nagbibigay ako ng health lecture. At tinuloy ko rito. Sa Pasig na lang, 20 taon akong nagle-lecture dyan every Sunday, walang bayad. May libreng tanghalian pa. May libreng whatever. Kasi ang katuwiran ko, Pilipino ako eh. Yes. Nananalaytay sa katawan ko, dugong Pilipino. Ayokong tayo basta na lamang na padadala at paloloko sa tinatawag ng mga hindi naman tamang kapamaraanan. It's time for us to stand in the right principles. And that's what I'm doing. We are doing. Mainly to
educate the people, to teach the people, to understand really, there's something we can do. It's Amen. Not late yet. Amen. For a Filipino to reverse disease. Amen. Ang importante, ano ang sabi? Education in health principles was never more needed than now. Amen. Ito yung kailangan natin. Yes. Kasi ang edukasyon, kayamanan to. Amen. Na hindi kayang maagaw. Mm-hmm. Kaya pag pinag-usapan natin itong cancer, ang number one namin protocol kasi sa natural way, lagi nating isipin na tayo mga Pilipino, purang ano natin, diet. Sanay tayo sa mga lechon. Yes, mamantika, matamis. Pag merong birthday yan, inuman. Kaya ng mga... Mamantika. Mamantika. Kaya ang unang-una na dapat nating malaman ay tanggalin natin lahat ng M. Mm-hmm. Ano yung mga M na yun, Doc? Matamis. Mm. Mahalat. Mm-hmm. Mataba. Mm-hmm. At mamantika. Oo, di ba? Puro M. Ngayon, kung matatanggal natin yun, laking tulong talaga yan. Mm-hmm. Pangalawa, itong, okay lang ba kung diretso na talaga ito? Oo, diretso mo na do. Pag pinag-usapan natin ng sakit na cancer, mm-hmm. napakaraming carcinogenic material na pag kinain natin, naging cause ng cancer. Mm-hmm. For example, mga peking asukan. Oh, yes. O kaya mga peking, siyempre, mga chemical yan eh. Mga hindi naman pwedeng ma-absorb ng body yan. Katulad ng mga peking dikulay. Food yung coloring. Yung mga peking panglasa. Mm-hmm. Pampalasa. Mm-hmm. And dami nito. Para lang at atrake ng napakarami mga tao. Yes. Alam mo ba na merong bansa na number one sa buong mundo, na kung tawagan ni Bhutan, mm-hmm. never sila na nag... produce o inano sa bansa nila yung GMO. Mm. Kasi nakita nila na isa ito sa cause ng sakit ng kidney, liver at cancer. Mm. Tingnan mo ha, itong mga bansang hindi tumanggap na katulad ng Switzerland, Scotland, I think Germany, tumusunod na sila ngayon, Latvia. Mm-hmm. But the rest of the world, lahat ng gumamit itong GMO na ito, kaya naman ako naging well-versed dito. Si Dr. Cavana, isang scientist, isa rin siya na nagpapaliwanag tungkol dito. Ako naman, kumbaga sa ano eh, inire-relate ko lang kung ano yung mga totoong behind. Kung ano yung nangyayari sa katawan ng tao. Kaya nga sinabing GMO eh, genetic ito eh. Binabago yung genes nung for example, kamatis. Lagyan mo ba naman yun ng animal ingredients o species? Combine mo sa animal genes na yan, o animal species na yan, to plant DNA, eh siyempre, meron daw yan na byproduct na kung tawagin ni bacterial protein. Mm-hmm. And that bacterial protein ay cause talaga ng problema ng katawan. Kaya marami nakakasakit. Yes. Eh gano'ng karami yung nakapasok sa atin yung bigas. Naku. And daming bigas na GMO eh. Kaya nagpunta kami ng Thailand, lahat ng export material nila galing ng Thailand, saan dinadala sa iba-ibang bansa. O sino naman ang bumibili? Kasali tayo doon. Siyempre, mahal yung sasabila, mahal yung bigas natin. Mm-hmm. Bibili ka ng mas mura. Eh ano naman ang mangyayari sa kalusugan ng tao? Mm. Hindi ba napansin yung mga bansang tumanggap ng radiation, ng GMO, ang daming sakit, cancer? Yes, totoo do. Eh nung araw, wala naman ito. Mm-hmm. Ngayon, parang normal na lang. Kaya nga, ano gagawin natin? Kung itatago naman natin ito. Yun yung sangayon doon sa mga nakita ng mga nagsisipag-research tungkol dito. Ako naman yung kumagatano eh, para lang ako si Marites. Itinichismis ko lang, tinuturo ko lang kung ano yung mga nakita. It's a good chismis. Dun, sa ganung mga bagay. Mm-hmm. Eh siyempre naman, mahal ko yung bansa natin. Mm-hmm. Eh papaano naman? Titingin na lang tayo kung ano na lang ang mangyayari sa ating lugar. Mm-hmm. Kaya pag pinag-usapan natin, ang maganda rito, siguro okay lang siguro na maya-maya, didiscussin natin kung paano lumaban dito. Yun, ang maganda doon. Pero bago yan, Doc, no, yung paglaban na yan, i-discuss muna natin ngayon. Ibabahagi natin sa atin pong mga kasama ngayon na nanonood ng Kaalamang Pangkalusugan itong mga leading na dahilan po kung bakit tayo nagkakaroon ng cancer. Kasi for sure, madaming natatakot. Diba ang National Cancer Institute ay napakarami mga impormasyon tungkol yes, dyan? Yes, studies talaga. Yeah, go ahead. Okay. Alam niyo po, ang number one, mga kaibigan, yung age natin. Bakit? Kasi along
kadikit niyan, yung diet natin, yung lifestyle natin. At hindi lang doon. Kung meron tayong bisyo katulad ng pag-inom, katulad ng paninigarilyo, katulad ng radiation. Yung cellphone na pinag-usapan natin yung mga nakaraang wala tayong magagawa. Linggo, wala namang personal yan. Mm-mm. At ito pa, yung sinasabi ni Doc kanina na GMO, which is yung mga hormones dahil sinasaksakan sila, yung genetically modified na organism. So, may mga hormones yan na talagang Pabilisin. Yes, yung mga hybrid-hybrid. And also, obesity. Siyempre nga, yung lifestyle natin, di ba? At ito pa, yung mga cancer-causing substances. So, malalaman natin yan mamaya. And also, yung mga chronic inflammation at infectious agents na mga ginagamit natin sa loob ng ating tahanan. Kasi marami yan, Dok. Di ba? Hindi natin napapansin. Kaya alam niyo po, mga kaibigan, tumutok po kayo, tawagin niyo na po ang mga kapitbahay, kakilala niyo, at i-share niyo na po ngayon ang kaalamang pangkalusugan. Ito, Dok. Hindi tayo nagsabi nito, Dok. According to Messenger of the Lord, page 329, paragraph 3, sabi po dyan about drugs. Drug na gamot, mga kaibigan. Ang sabi dito, referring to a popular treatment for disease in the 19th century, Ellen White declared, "This is the effect of calomel. It inflames the joints and often sends rottenness, nabubulok, into the bones. It frequently manifests itself in tumors, ulcers, and cancers. And years after it has been introduced into the system." Isipin mo, Dok, nai-inbak. Ibig sabihin pala, Dok, kapag meron tayong kinakain at yung kinain natin na yun ay hindi dapat tinatanggap ng katawan, nai-store sa ating katawan at yun ang pinagmumulan ng atin pong sakit. Ngayon, ang tanong ko, Dok, ano ba tong calomel? Mga kaibigan, ihanda niyo po ang inyo pong papel at ballpen dahil ang calomel po ay isang white powder na laxative. Ibig sabihin, itong calomel pala ay parte or ingredient siya ng atin pong mga pinangpupurga, kumbaga. Kasi, bakit? Kasi meron po siyang strongly laxative effect. At ano pa, itong fungicide, a chemical that destroys fungus. Alam mo, Dok, madugo ito. 19th century ang pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Pero, malay nyo, pag hindi tayo naging vigilant, hindi tayo mapagmatsyag, at hindi tayo nagbabasa ng mga ingredients na atin pong binibili, na atin pong ginagamit sa atin pong loob ng tahanan, ay tayo po yung kawawa. Ito pa, Dok. How many people die because of drugs? Tobacco. In 1864, Mrs. White added her voice to the few in her day who had recognized that tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind, a slow poison. Ito yung killing me softly. Alam mo ba na halos ang dami-dami mga kabataan ngayon na talagang biktima sila nitong bisyong to. Siyempre, ang trabaho natin doon, nilalagay na nga doon na kung anong magiging problema mo pag nanigarilyo. Yung epekto, nilagay na nga nila doon, yes. Di ba? Yung... Alam mo, while saying that, Dok, naalala ko tuloy. Alam mo ba, Dok, nung naglalakad po ko sa isang lungsod dito po sa Kamaynilaan, nagulat ako because some stores, meron pa rin sila, Dok. I think it was the time ni Senator Flavier, yung undersecretary natin ng DOH before, na nagpalaganap sila na dapat yung atin pong mga packaging ng ating pong sigarilyo ay meron doong mga drawing kung anong matatanggal sa'yo. Kamay, yung utak mo, yung ilong mo, yung lungs mo, wala ka ng matitirang vital organ sa katawan mo, mga kaibigan. Pero, nung paunti-unti ay nabago na naman ang packaging, ay parang malinis na naman, parang kaaya-aya na naman, may kulay lang. Pero wala na, Dok, yung atin pong mga picture na kung ano ba yung magiging epekto nito sa ating katawan, at yun ang nakakalungkot. Pero meron akong epektibo na totoo ito. Meron akong kilala na chain smoker. Pinakita ko sa kanya yung itsura ng nangyayari sa vital organ sa patuloy na paninigarilyo. At pinakita ko kung ano yung nangyayari sa prostate glands. At doon sa organ ng lalaki.
na sa katagalan, napaparalyze siya. Ang tanong ko sa kanya, alin ang gusto mo sa dalawa? Kabataan ka pa. Sigarilyo, na masasacrifice mo yung pagkalalaki mo. Alam mo, sabi niya, ito lang ang kayamanan ko eh. Hininto niya yung sigarilyo. Amen. Siyempre, bata ka pa eh. Mm-hmm. Kaya maraming mga inactive na mga kalalakihan. I'm sorry, wala namang green dito. Mm-hmm. Maraming mga kalalakihan, 40 pa lang, pag naninigarilyo, inactive na. Mm-hmm. Hindi dahil lang sa hindi na kaya. Mm-hmm. Kundi yung mismo sigarilyo na tinetake nila, yun ang naging dahilan kung bakit naging, sa amin sa Bulacan, may tawag kami dyan eh. Ano do? Pag naging inactive na eh. Mm-hmm. Inutil. Naku. Eh, siyempre, lalo na, bata ka pa. Mm-hmm. Kunyari, bata yung asawa mo. Masabihan ka na dahil lang doon sa bisyo mo, masasacrifice yung isa sa napaka-importanting bahagi na pinagkaloob sa'yo. So, inyong isa sa bagay na sabi ko, mamili na lang kayo. Alin ang pipiliin ninyo? Mawala yun? O tanggalin yung sigarilyo? Alam mo sagot nila? Ano do? Tatanggalin ko na lang yung sigarilyo. Amen! Yun naman. Yeah. O, mga kaibigan, nagsisimula pa lang po tayo. Drugs, tobacco o sigarilyo. Saka yung cancer of the lungs, napakabigat. Ayan, yan. Oo, hindi biro yan, hindi basta nagagamot yan. Mm-hmm. I'm sorry. Kasi ang baga kasi, vital organ yan na talagang, yan ang pinakamabigat na cancer. Mm-hmm. Parang brain cancer yan eh. Mm-hmm. Mabigat ito, pag ito ang tinamaan sa katawan mo. Yes. At saka talagang mahihirapan ka talagang huminga kasi yan yung ano, yan yung tumatanggap, nagre-receive ng ating pong oxygen na binigay na libre. Doon na nga lang sa probinsya nung araw eh, siyempre kami, meron kaming kalan. Noong hindi pa uso ang shilling. Meron kaming yung kahoy. Ayun. Talagang manual yung aming pagluluto. Eh, pag tinignan namin yung lahat ang tinamaan ng usok eh, nangingitim eh. Totoo do. Yung diba? Bubong eh. Ganun lang yan sa baga. Kaya pag in-extra yung baga mo, kitang-kita nila, talagang ang labo. Na ganun ang nangyayari. Siyempre, usok yung pinapasok mo. Siyempre, sasagapin ng baga mo yan. Yes. Kahit na sinasabi po natin na may filter, kasi di ba iba yung kulay. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi ayokong gumamit ng ganitong term. Pero siguro, it is really a high time to use this kind of yung word. Yung binabastos mo yung katawan mo. Hindi yun yan eh. Why you are putting that kind of material inside your body? Yes. Samantalang hindi naman ikaw yung lumalang sa'yo. Para sa akin yan, iniinsulto mo ang Panginoon. You are actually dishonoring Him by keep doing it. That's why I am telling all our people, especially who are under that kind of bias, to get out of that. You still have power from God. Ask the Lord for help. Alam mo ginagawa ko dyan? Ano do? Total, napag-usapan yung sigarilyo na cause ng cancer. Alam mo yung kalamansi natin? Ayun. Uminom kayo nito tingin pagkagising sa umaga. At magmumug kayo nito. At para mabilis mawala yung nicotine sa bibig ninyo, galandan yung addiction sa dugo yes, eh. Yung purong kalamansi, imumug nyo. Oh, di ba? Panglinis na at pag kayo ay parang nagkikraving, magdalot kayo ng dahon ng bayabas. Ayun. At uminom lagi ng lemon o kalamansi para malinis ang dugo. Totoo do. And after 10 days, tanggal po yung craving. Saka magpapawis. Ayun. Pag nagkikraving ka, punta ka, istimbat ka, papawis ka habang may kalamansi juice ka. Yun. Pure, walang asukal. Amen. Talagang panglinis talaga, iyan no? Iyan ang panlinis ng katawan. Mag-istimbat ka, minum ka ng purong juice ng kalamansi, tapos idamihan mo lang ang tubig everyday, tapos sabayin mo ng panalangin. Amen. Dahil hindi naman natin kaya yan sa sarili. Yes. Saka lumayo ka dun sa mga naninigarilyo. Totoo yan, Doc, no? Alam mo, Doc, may isa akong kaibigan na talagang ganyan yung testimony niya. Simula nung naging Adventist siya, mga kaibigan, para sa atin din pong mga manonood na meron tayong mga kaibigan, kamag-anak, na naninigarilyo. Alam niyo po itong kaibigan ko na to, nung sinabi niya na tatanggalin niya lahat ng bisyo niya, umiinom, naninigarilyo, name it. Alam niyo po, alam mo Dok, simula nun, sabi niya, kung wala ang Panginoon, kung wala yung tulong ng Panginoon, at kung wala akong disiplina, talagang hindi ko makakayanan. Pero tinulungan siya ng Panginoon at sinabi niya, ihihinto ko to. At yung mga kaibigan niya, Dok, na naninigarilyo, talagang nilayuan niya. Pero hindi naman nilayuan na wala na silang kontak, kundi siya na mismo ngayon yung tinatanong na, bakit parang kapag nagkikita-kita tayo, parang maaliwalas yung mukha mo. Maganda yung hubog ng katawan mo. Parang healthy ka.
hindi ka inuubo, walang plema, di ba, gumaganon-ganon yan, Duke. Mm-hmm. Pero ngayon, talagang masasabi ko po mga kaibigan na iko-congratulate ko itong kaibigan kong ito. Meron naman doon sa amin sa Bulacan, ayoko nang bangitin kung sino. Kasi ayoko namang makasabihin, chismoso ko. Eh, merong anak siya na nahuli niyang nanigarilyo. Mm-hmm. Alam mo yung ginawa niya sa sigarilyo? Ano to? Pinaso yung kamay niya. Ginanon dito. Naku, ginawang ashtray yung ano? Ashtray yung kamay. Sabi niya, susunod na makita ulit, yung kabila naman. Naku. Hininto. Grabe, no, Dok? Matindi yung ama. Oo. Alam niyo po sa ating mga manonood. Kasi mahal kita, sabi ng ama. Mm-mm. Ayokong mamatay ka. Yes. Kaysa mamatay ka, papasuin na lang kita. Totoo. Nung sigarilyo mo. Natakot. 'Di ba? Wag naman sana po tayong humantong sa ganun, 'di ba? Yung parang kailangan pa po ba natin ng anong tawag doon, yung santong paspasan or yung may dahas pa na maranasan natin. Pero totoo lang, sabi hinto. Kasi wala naman tayong certain regulation o batas eh, hindi regulated 'yan eh. Mm-hmm. Kung ang mga Pilipino ay hindi maninigarilyo, automatic na magsasara ang mga pamilihan, yung ang mga pamilihan ng sigarilyo. Yes, totoo yun, Dok. Palibasa mayroong demand, mm-hmm, kaya mabenta. Mm-hmm. Kaya may production. Kaya ang tamang pamaraan ganito eh. Huwag naman nating, hindi natin kaya sa dahas yan eh. Mm-hmm. Pag tayo yung mga Pilipino, nalaman natin na hindi maganda sa katawan itong sigarilyo, tininto natin ito, automatic magsasara yan. Totoo, Dok. At yung mga supplier ng shabu, pag walang gumibili niyan, mm-hmm, at walang mabebentahan, mm-hmm, hihinto yan. Lilipat yan sa ibang lugar. Yes. Sa may mababentahan. Subukan natin magkaisa tayo mga Pilipino. Huwag natin bilhin. Oo. Tignan natin kung di sila huminto. Di ba, Do? Eh, malulugi. Di ba? Wala silang magagawa doon, mga kaibigan. Kaya ito po. Alam niyo po, ito lang po ay mga pasensya experiences. Pasensya na, ganun lang ako magsalita. Hindi, wala okay lang yan, Do. Wala tayong problema kasi, dyan. Siyempre, ganun talaga eh. Oo. We're talking about reality. Now, here's another fact, mga kaibigan. Ito, naririnig nyo lang sa amin sa mga experiences na aming narinig, na experience ni Doc, nakausap namin, subjective and objective. Ito naman po, from the writings of Mrs. Ellen G. White, inspired by God, from Messenger of the Lord. Among the many cancers caused by smoking, lung cancer among ex-servicemen became prevalent in the mid-1930s in the United States as a direct result of heavy smoking during World War I. It takes about 20 years for cancer-producing results to become obvious. Now, ito, Dok. Here's the catch, mga kaibigan. Before the 1930s, cancer of the lung was an extremely rare disease. Isipin mo, Dok, before pala, nung 1930s, hindi naman talaga maugong, hindi maingay, wala, halos nagkakaroon ng cancer. But then, nung nagkaroon po ng smoking, ng production ng tobacco, mga kaibigan, dito na, Dok, nagsimula ang cancer, mga kaibigan. And in 1995, in the United States alone, 418,000 deaths were caused by smoking. Grabe, mga kaibigan. Ito pa. Unless the present trend is reversed, it is expected that by the year 2025, 10 million people will die annually as a consequence of smoking tobacco. Now, I hope na nakikinig po kayong mabuti. Dahil gusto ko pong ulitin, mga kaibigan. This was written 1800s. At nabanggit po dito, before 1930s, ulitin ko lang po, mga kaibigan, before 1930s, rare. Hindi halos, bilang lang halos sa ating mga daliri, yung nagkakaroon ng cancer. Pero after that, after this World War I, ano pong nakalagay? In the year 2025, hindi po kami ang nagsulat. This was written 1800s and it was written here. In the year 2025, 10 million people will die annually as a consequence of smoking tobacco. World Health Organization, the year 2022, May 24, reported tobacco kills more than 8 million people each year. Ang bigat na. Halos iabot na eh. Yes. Pero hindi pa natin isinasama dito yung
mas worse pa sa sigarilyo mm-hmm. na hindi alam ng iba. Totoo hindi ka nga naninigarilyo, pero mm-hmm. pagka hindi mo alam ito, mas grabe pa sa paninigarilyo. Alam mo kung ano ito? Ano do? Yung barbecue. Ay, totoo yung yan. Yung inihaw na karne, mm. ang tawag dito benzopyrene. Yes. Na ito, nakita rin ng ating propetisa at nakita ng modern science na itong benzopyrene at methylcholantrin ay cause ito ng mga nilutong karne. Mm-hmm. Na yun din ang epekto. Meron nga comparison, nandyan sa ating PowerPoint yan eh, na yung pagkain mo ng inihaw na karne eh, napakaraming istek na sigarilyo yung katumbas nito eh. Totoo, Dok. Kaya yung mag-iihaw, di ba nung araw sa Amerika, uso-uso yan eh. Yes, kasali yung barbecue ako, night. Kasali ako dyan. Tsatsapin namin yung mga tutusukin namin mm-hmm. yan. E dito pa naman sa ating lugar, usong-uso yung... Inihaw. Iihaw, tutusukin yan. Yes. Tapos eh... Bibiling-bilingin mo bibiling, doon sa may uling. Bibiling-bilingin, yan. Mm-hmm. Bibiling naman ng mga tao. Hindi nila alam, cancer-causing agent pala yung totoo. Benzopyrene. Yes. At hindi doon nagtatapos, Dok. Ito pa, mga kapatid. Center for Disease Control and Prevention, or CDC, year 2014, ang sabi po nila, more than 480,000 deaths annually. Grabe. Ang dami po nun, mga kapatid. Hindi po ba tayo nalulungkot? And doon po sa 480,000 na yon, including deaths from secondhand smoke, ibig sabihin, yung mga nakakaamoy, yung hindi sila yung naninigarilyo, pero sila yung mga nakakalanghap ng atin pong mga sinisigarilyo, mga kaibigan. Kahit di ka naninigarilyo, kung yung kasama mo sa bahay naninigarilyo, yes. nakatabi ka, damay ka. Totoo. Nangyayari yan sa probinsya, yung mga, di ba may mga sugalan, mm-hmm. eh puro naninigarilyo yung susugal. Merong hindi naninigarilyo dahil tumataya siya ron. Mm-hmm. Kunyari, beto-beto o bingo, mm-hmm. nakaikot sila. Eh, umuusok yung lamesa, mm-hmm. dami yung mga hindi naninigarilyo. Totoo yan, Dok. Ito pa, hindi po kami hihinto, mga kapatid. Cigarette smoking causes premature death. Life expectancy for smokers is at least 10 years shorter than for non-smokers. Alam mo, katawa-katawira na iba yun. 10 years lang naman pala depression. Nag-enjoy naman ako. Oo. Buti sana kung namatay ka right away. Mm-hmm. Eh, ang problema, meron kang taon din ang bibilangan. Ubo ka ng ubo, may emphysema ka. Totoo, Dok. Hirap kang huminga. Masakit ang dibdib mo. Ay nako, to be honest, hindi enjoying, hindi quality yung life. Kaya nga, Dok, uulitin ko yung sinabi mo kanina sa ating pasimula. Killing me softly, mga kaibigan. Yeah. Ito yung pagpapakamatay na hulugan. Ito naman, Dok, we will give hope. Kasi pinag-uusapan natin, puro patay, may ganito, ganyan. Quit smoking before the age 40 reduces the risk of dying from smoking-related disease about 90%. Amen. Yeah. Ihinto lang natin, mga kapatid. Ihinto lang po natin kasi yung paghinto natin doon sa mga bisyo natin, yun ang makatutulong sa atin para makapagsimulang muli. Parang ganito ano lang. Ano yung ginagamit na panglinis ng lungs? Ano do? Yung M-U-L-L-E-N, Mulen. Ayun, Mulen. Mm-hmm. Tapos yung oregano, alamansi. Nako, available yan dito sa atin. Kailangan natin talaga ng yung mag-fasting. Mm-hmm. Kasi pag-fasting, mabilis natatanggal ng katawan natin yung mga poison. Amen. Yun yung trabaho ng ating katawan to cleanse the system. Sa natural medicine kasi, the number one modality, especially under the natural, we're always emphasizing the importance of declogging mm-hmm. or internal cleansing, mm-hmm. which all the important parts of the eliminatory organs, such as what? Mm-hmm. Yung kidney, yung liver, yung gallbladder, yung spleen, yung bituka, mm-hmm. yung blood vessel, lilinis yan. Yes. Kaya pag nalinis mo yan, ano bang gagalingan ng sakit? Lalo na kung tama na yung pagkain mo. Totoo. Dahil dinosign naman, yun yung mga nanigarilyo, hindi namamatay agad eh. Talagang lumalaban pa eh. Yes. Oh, eh how much more? Kung iingatan mo yung katawan, maring mamatay ka, aksidente. Mm-hmm. Yun ikang basta na lang mamamatay ang tao. Ano ba, lapas sa 1-2% yung namamatay sa aksidente. Karamihan na namamatay, aksidente yung ano, sa pagkain, sakit. Oo. May yung may bisyo. Eh sabi naman pa ganoon, ingatan mo yung katawan mo, iti ingatan ka. May nabasa ako sa Council on Diet. Mm-hmm. You can even prolong your life. And even you can even shorten your life. May mimili ka sa dalawa. Yes. Kung abusado ka, bisyo ka, mm-hmm. maling kinakain mo, mm-hmm. iiksi yung buhay mo. Yes. Pero kung maingat ka, nag-exercise ka, may ito sa health ka, mm-hmm. alam mo yung tama sa katawan mo, hahaba pa buhay mo. Amen. At ang ganda nito, magiging blessing ka sa iba. Yes, totoo do, kasi you are a living testimony. Sa tabi lang, anong sikreto mo? Kasi, vegetarian ako eh. Amen. Pangalawan, hindi ako nagpupuyat. Amen.
Pangalawa, tinanggal ko na yung Android ko. Pangalawa, fresh air yung tinitiran ko. Yes, ayan. Pangalawa, iniwasan ko na magalit. Mm-hmm. Pag mayroong mga taong nakapagpapasama ng loob ko, pinapatawad ko agad. Mm-hmm. Kasi gamot pala yung pagpapatawad. Totoo yun, Doc. Applyin mo agad ng forgiveness. Yes. Parang mabigat ang dibdib mo dahil may nanloko sa'yo. Mm-hmm. May nangutang sa'yo, galit pa sa'yo. Mm-hmm. Dahil hindi nakabayad. Mm-hmm. Sila pa yung may ganang magalit na sinisingil mo. Patawarin mo agad. Huwag mo na singilin. Alam niyo po sa ating mga manonood. Eh, magdaramdam ka lang. Hindi ka naman babayaran. Oh. Alam mo, Doc. Kaya mo naman pinautang. May pera ka. Di, hayaan mo na sila. Oo. Ganun lang ang buhay. Konsyensya na lang nila. Huwag na tayo masyadong big deal. Ang importante, buhay tayo at kumakain tayo ng tatlong beses maghapon. Yes. Kaya ang pinakamahalaga dito, sabi ko nga sa pasyente ko, merong pumunta sa aking tanggapan. Mm-hmm. Eh, nakita ko yung mukha niya. May sakit na cancer, breast cancer pa. Mm-hmm. Nakita ko yung mukha niya, talagang parang mabigat ang dinadala. Mm-hmm. Unang-unang naisip ko, inulaan ko. Sabi ko, may problema ka. Alam mo, hindi makasagot, halos lumuluha siya. Mm-hmm. Alam mo, sabi niya, ano, Dok? May utang po ika ako, lagi akong sinisingil. Mm-hmm. Kung ano-ano yung sinasabi sa akin, mm-hmm. eh hindi ko po mabayaran dahil wala naman akong talagang pera, may karamdaman pa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kaya ka nagkaroon ng sakit na yan, dahil ang number one na magpapababa ng immune system ay ang stress. Totoo. Kaya from now on, gusto mong gumaling? Sabi ko sa kanya, opo. Mm-hmm. Gusto mong wala yung sakit mo? Opo. Kalimutan mo yung utang mo. Hayaan mo na yung nagpa-utang ang mamroblema sa'yo. At kung hindi mo kakalimutan ang utang mo at may stress ka, huwag ka na magpagamot. Hindi ka gagaling. Alam mo, nung napayuhan ko, ano to? Biglang naisip niya na tama. Mm-hmm. Nakalimutan na niya yung utang niya. Mm-hmm. Binlak niya yung utang niya. Mm-hmm. Biglang gumanda itsura ng mukha niya. Ayun, amen. Kaya pag binlock mo pala yung problema mo, mm-hmm. hayaan mo na. Mm-hmm. Wala namang nakulong sa utang. Ayan. Oo. Bakit? Makakuha pag nakapera ako. Mm-hmm. Dalhin mo sa husgado yan, pagtatawanan ka lang eh. Mm-hmm. Eh, ala ka namang naisanla. Mm-hmm. Eh, ang kabayaran, di kukunin yung kung ano yung property mo. Ala namang kukunin sa kanya. Mm-hmm. Dahil walang-wala nga. Mm-hmm. So, biglang gumanda yung itsura niya. Mm-hmm. So, alam nyo ba na napakaraming nakakasakit ng cancer because of stress? Hindi lang paninigarilyo. Totoo do. Kaya kahit sabihin mo, hindi ka nga naninigarilyo, eh yung problema ng mundo nasa sa iyo, kasi ang problema natin mga Pilipino ito. Ano do? Masyado tayong marites. Mm. Pag nakadinig ka ng problema, sasabihin mo pa sa iba. Mm-hmm. Uy, totoo yan do. Alam ba, pag puro problema yung nadidinig mo, mm. mayroong tinatawag na stress hormone. Yes, yan ang napoproduce. Na epekto sa katawan. Mm-hmm. Nakakalason yan. Totoo kasi do. Carcinogenic yan. Yes, that's true. Kakasira ng brain. Mm-hmm. Kaya mga kababayan natin, hindi lang sigarilyo. Mm-hmm. Iwasan natin yung maging chismoso. Tayo mga Pilipino, ganito eh. Pag mayroong dumating na bisita sa bahay mo, unang tanong mo, lalo na pagkilala mo, anong sasabihin? Kamusta? Anong problema mo? Eh bakit mo pa kinakamusta yung problema niya? Oo nga. Hayaan mo na yung problema niya. Hayaan mo na yung problema niya. Mm-mm. Pero alam mo, Dok, gusto ko lang bumalik, no, kasi for sure yung ating pong mga manonood ay gusto nilang malaman ulit, ano ba alam yung... Alam mo yung mga naninigarilyo kung bakit nagkaroon ng ganyang problema yan? Bakit, stress yan eh. Oo nga, Dok. Binibigay nila sa sigarilyo yung kasagutan kaya sa problema nga, nila. Oo nga, kaya nga, Dok, ito. Sa ating pong mga manonood, nais po nating ulitin, Dok, ano ba yung mga pwede nating gawin para mawala yung pagkikrave natin sa sigarilyo at tuluyan ang mawala itong bisyo na to? Una-una, kailangan i-cleanse yung addiction doon. Ayun, so yung kalamansi. Likutin, so, yung kalamansi. Kalamansi. Tapos, yung fresh oregano. Air. Yes. Ang fresh air, ang pinakamagandang pang- detoxify. Ayun. Deep breathing. Mm-mm. Especially sa area ng high elevated area. Dahil nandiyan ang negative ion. Mm-hmm. And then kumain ng matataas ang tinatawag na vitamin C. Okay. Such as calamansi, suha. Mm-mm. Yung oregano pa, Dok, nabanggit mo kanina. Ang oregano, napakaganda yan. Dinujuice yan. Mm-hmm. At yung mulin. Yan. Fenugreek. Mm-hmm. Magaganda yan. Mm-hmm. At kailangan din ng exercise. Lalo-lalo na sa mga nanigarilyo. Yes. Kailangan silang pawisan. Mm-mm. At magkaroon sila ng diuretic therapy. Mm-hmm. What do you mean by diuretic therapy? Kailangan talaga nilang istimba. Kailangan talagang magpapapawis ka mm-hmm. at iinom ka ng maraming tubig para ma-replenish mo ng ang katawan mo ng tubig and at the same time, ma-flushing at matanggal sa loob ng katawan mo itong mga laso na ito mm-hmm. na siya nagiging cause ng craving. Yan. Thank you so much, Doc. Alam niyo, sa atin pong mga manonood, hindi po doon nagtatapos. In Messenger of the Lord, but tobacco smokers also show high death rates from coronary artery disease. Indeed, those who acquire and indulge the unnatural appetite for tobacco do this at the expense
of hell. O, di ba, Dok? Alam mo, meron ako nabasa na kung ang tinda mo ay nakamamatay ng tao, napakalaki ng babayaran mo. Accountable sa may-ari ng buhay ng tao. Yes, totoo. Kasi alam mo ba na ang mga tao, hindi ka rin pwedeng tawagin na Christian kung hindi mo mamahalin ang kapwa mo. Totoo, Dok. You cannot love God unless you love your neighbors. Paano mo mamahalin yung kapwa mo na ang negosyo mo, alam mo, nakakasama doon sa mga tao na hindi mo naman pag-ari dahil lang dito? Totoo, Dok, di ba? Ito pa, Dok. Hindi tayo magtatapos, mga kaibigan, hanggat hindi natin nasasabi kung ano ba talaga yung ibinigay po sa atin na liwanag tungkol sa kalusugan through Mrs. Ellen White. Alam niyo po, ang sabi po dito, although the major risk factor for lung cancer is tobacco, diet also affects risk. O, di ba? Paulit-ulit talaga tayo doon, no? Babalik at babalik tayo doon sa plano ng Panginoon na doon tayo sa original na diet. And here's why. Ang nakalagay po dito, but a greater consumption of vegetables, fruits, or both together has also been associated with a lower risk of lung cancer. Fruits and vegetables reduce cancer risk whether or not people who smoke. O, di ba, Dok? Yeah, especially the green stuff. Actually, even Betty Kamen talks about the benefit of getting what you call it, material from green. Because they have what you call it, high amount of anti-inflammatory material. Because cancer started with that. So when you are taking that, then the tendency, your body is more than able to create a natural healing. And also, one more thing, that our body is in the acidic environment, especially when you are experiencing that kind of dreaded disease. And one of the best one to turn the acidic environment, especially the body, especially the people who have cancer, they need to normalize, or what you call it, the blood pH or blood chemistry into normal blood chemistry. Yes. And in order to turn that into blood chemistry, normal blood chemistry, they need to take this what you call it, alkalizing material from the natural stuff, which is vegetables. Amen. We are talking about raw. Yes. And at the same time, in order to turn that into what you call it a natural way to natural healing, we need to understand also that the one we talk about, the essential amino acid, because they have so much amount of essential amino acid that can create some sort of what you call repair. Yes. And also for regeneration. Amen. That's why nutrition should be the number one consideration when it comes building and developing high count ng antibodies or immune system. Amen. That's why Ellen G. White was exactly right, because the one that she received from God is something more than enough for us to stand for it. Amen. Kaya we are here to encourage all of you that we must go back with the original diet. Ang ganda, Dok, no? Sa atin pong mga manonood, ito pa po. Messenger of the Lord, page 330, says, parental smoking is a significant factor in their children's health. Ulitin ko po. Parental smoking is a significant factor in their children's health, even their death. Researchers at the University of Wisconsin-Madison, Wisconsin, say that more young children are killed by parental smoking than by all unintentional injuries combined. Nakakalungkot. They attribute 2,800 deaths to low birth weight caused by mothers who smoke during pregnancy. Another 2,000 deaths are due to sudden infant death syndrome, or SIDS, caused by secondhand smoke, and another 1,000 are caused by asthma. And the same research said that an additional 5.4 million children suffer non-fatal asthma and ear infections triggered by parents smoking. Alam mo, Dok, nakakalungkot. Kasi marami pong mga magulang unaware sila that they are pregnant. Unaware sila na during pregnancy, hindi pala tama ang paninigarilyo. At hindi lang doon, kahit na hindi sila buntis, ay nakakasama pa rin po sa kanilang kalusugan ang paninigarilyo. Dok, yun kaya lang. Nga, we are just trying to give them what you call it, more information in that particular disease. But anyway, going back a little bit of what we talk about, that the one we use, especially when you are already in that kind of situation,
We always recommend blood, what you call it, purifying material, especially mm-hmm. red clover and burdock. Mm-hmm. It is really good. When they look at the natural healing book, burdock is one of the best one to purify the blood. Na napakaganda ito. Plus yung red clover, anti-cancer. Saka yung tinatawag na isyak. Ayun. Na available naman sa market. Yes. Kaya ako naman binibigay ito para kanya-kanya na lang tayong hanap nitong material nito. Mm-hmm. And then you can go on your own. Yes. At the same time, sumunod tayo sa etlosafrao. Marami namang sumusurvive eh. Mm-hmm. Kaya ang encouragement ko, tuto kayo sa kaalamang kalusugan kasi ito naman ay sa loob naman ng 35 years na pag-aaral natin tungkol dito sa pangkalusugan, lalo na sa mga writings ni Ellen G. White. Mm-hmm. Naniniwala ako na basta lang tayo ay magpakatotoo. Huwag lang nating niloloko yung sarili natin. Kaya lagi kong binibigyan ng daan, walang natural healing na overnight. There's no way. Mm-hmm. No way that we can expect something right away. Parang papaya. Ikaw ba, pag nagtanim ng papaya, kinabukasan, papaya na? Hindi, Dok. Hindi ba alagaan mo? Yes, maghihintay ka. Didiligin mo pa. Mm-hmm. At para lalong mabilis lumaki, ibibigay mo yung tamang sustansya. Mm-mm. The same thing sa katawan natin, tatlong buwan yan. Tatlong buwan, pidan mo yung katawan mo ng mga raw food na design sa ating katawan. And then after 6 months, papalitan na niya yung organ, yung ano mo, tissue mo. Nandun na yung healing. Amen. And then after 1 year, bago na lahat yung part ng katawan mo. Papalitan na yung luma. Mm-hmm. Yung sakitin, tanggal. Mm-hmm. Papalitan ng bago. Kung marami kang cancer cells, tatanggalin yan. Papalitan ng bagong normal cells yan. Mm-hmm. Kaya wag nating, ang tawag dito, wag nating i-underestimate o baliwalain itong katawang ito. Hindi ginawa ng Panginoon para magkasakit ang tao. Kaya nagkasakit tayo, lumayo tayo doon sa tinatawag na batas ng pangkalusugan at hindi natin ginagawa ang ating personal na katungkulan sa ating mga katawan. Amen. Alam mo, Dok, ang ganda ng topic regarding sa kalusugan, sa pagkain, sa kung paano natin mafa-fight or maaalis yung mga bagay na nakakasama sa atin pong katawan. At ito yung mga bagay na yon. Ulit-ulitin lang po natin at tayo po ay magtulungan dahil alam po natin na wala naman pong gustong bawian ng buhay. Diba doon? Doon sa mga may cancer, siyempre karamihan dyan, siyempre highly toxic ang dugo. Mm-hmm. Pag na-cleanse mo yung bituka, na-cleanse mo yung kidney, yung liver niya, yung gallbladder niya, mm-hmm. yung spleen niya, and then mag-take sila ng vitamin D3 saka yung calcium magnesium para masarap yung tulog nila. Mm-hmm. Kasi mahirap matulog ang may cancer pag nagpupuyat ka, lalong bababa ang antibodies mo. Ayun. At mag-take din sila ng chamomile o yung hop tea. Mm-hmm. Itong chamomile, hop tea, ay meron ding material ito. Binigay din ni Ellen G. White itong hop tea. Yes. Na kung gusto mo makarelax at magandang tulog mo, mag-take ka nito para makapag-repair. Ayun. At makapag-regenerate ang katawan natin ito. Amen. Ito yung natural way. Mm-hmm. Ang pinakamaganda pang isa, pagbibilad ng 45 minutes. Okay. From 10 to 12. Ayun. Oh, may oras mga kaibigan na, may oras po. Kasi nandun yung magandang sikat ng araw. Ah, yes. Kasi after 12:1, ano na yan? Damaging na yan. Mm-hmm. Especially ngayon, ang dami na nangyayari sa atin pong kapaligiran. Nasisira yung atin pong ozone layer at kung ano-ano pa pong mga nangyayari, mga climate change na naririnig tayo mga kaibigan. At dahil dyan, Dok, napakabilis talaga ng oras natin. Hindi natin talaga lubos na... Eh, alam mo ba na ang cancer ngayon, talagang masasabi ko nga na kahit siyang ka pumunta, kahit siyang sulok ng ating bansa, talagang kahit siyang ka pumunta, may makikita ka. Totoo. Hindi ba tayo na-alarman ito? Wake up! This is not an ordinary situation. Mm-hmm. Kung minsan, binabaliwala natin, para bang naging use na tayo dyan, para bang ordinaryo na lang yung purinari. Mm-hmm. Parang ordinaryo na lang yung nakikipaglamay. Eh, samantalang meron pa naman tayong pagkakataon na katulad ng mga nangyayari ngayon, dami nang kakaroon ng cardiac arrest, nagkakaroon ng pulmonary edema. Yes. Nakakaawang napakaraming mga tao, pag-aari ng Panginoon ito. Kaya sabi ko nga, kung pwede nga lang na maparami natin ang viewers natin, ay ang masasabi ko lang, nandito lang tayo. Amen. Yes. Para paglingkuran ang ating mga kababayan. Mm-hmm. And I'm encouraging all of you this afternoon, why not allow God to take over? And we must be willing enough to follow the rules of life. And without it, no matter what, we cannot expect that our body will heal itself. And that is the reason why we need to cooperate with Him while we are here. And we, as God's people,
we must work together and bring more information to people so that we can bring more Filipinos into healthy lifestyle. Amen. Paramihin natin ang mga reformador ng pangkalusugan. Amen. At itayo natin ang pamantayan na ang kalusugan ay pag-aari at kaloob ng Maylalang. Salamat po, Dok. At sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa Messenger of the Lord, Drugs and Birth Defects. In 1865, Mrs. White linked birth defects with poisonous drugs administered by physicians. In 1890, she warned that thousands born deaf, blind, deceased, or idiotic were casualties of their parents' indulgences in alcoholic beverages. Mga kaibigan, yung topic po natin, some of this are the causes of cancer in our society. So now, let us end this program with a prayer with Dr. Tam. Dakila namin Diyos na nasa mga langit, bagaman po na kami ay napapaligiran ng napakaraming mga dalahin sa mga karamdaman na bumabalot sa aming kapaligiran, ay binigyan niyo kami, Panginoon, ng kapamaraanan na wala namang kakayanan ng aming sariling kaisipan kung wala kayo na siyang nagbibigay ng ganitong uri ng katotohanan. Tulungan kami na lumayo sa mga ginagamit ng kaaway o pangsirain ng aming mga pangangatawan. At pagkalooban kami ng tama at wastong kaisipan upang aming pag-aalaga sa aming kalusugan ay aming mabantayan. Patawarin niyo po kaming lahat, Panginoon, sa napakaraming pagkukulang at mga kasalanan. At bigyan lahat, Panginoon, ng pagkakataon na marami ang makadinig na kami ay napakahalaga sa inyong dakilang harapan na ang mensahe ng pangkalusugan ay dapat makaabot sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan at magkaroon kami ng kalayaan na makapamuhay na hindi makakaranas ng bunga ng pagsalangsang sa inyong natural na kautusan. Patnubayan kami lahat, Panginoon, at pagpalain lahat ng aming viewers. Bigyan ng kalakasan at kagalingan ang mga may mga karamdaman na nagsisipanood ngayon. Sampunan ng lahat po ng mga nakikiisa sa gawain ng pangkalusugan. Bigyan pa kami ng patuloy na kalakasan at bigyan kami ng katalinuhan na nanggagaling sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa programa ng Kaalaman Pangkalusugan sa paintulot ng Hope Channel at ng institusyon ng aming iglesyang kinabibilangan na ang mensahe o bilang ka ng kamay ay kailangang maiabot sa mga nangangailangan. Patawarin muli kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at kami patuloy ninyong bantayan at ingatan sa anumang uri ng kasukunaan o biglang kamatayan. Iligtas kami sa anumang karamdaman at kami kumilala na ang Panginoon ang dapat mamahala sa aming buhay. Maraming pong salamat, Ama, sa pagdinig po ninyo sa aming dalangin at kahilingan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, muli po, ito po si Gladens Panuelos. Kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.